Inamin ng guro at advisor ng namatay na UP Manila freshman na si Cristel Tejada na madalas humingi ng payo sa kanya ang estudyante kaugnay sa problemang pinansyal. Pero hindi raw niya inakalang ganoon katindi ang pagdadamdam ni Cristel sa kakapusan na humantong sa pagwakas ng sariling buhay. Narito ang report ni Jamie Santos. Ramdam ng pamilya Tejada at lahat ng mga nakiramay ang lungkot at dalamhati ng alalahanin nila ang 16 anyos na UP Manila student na si Cristel sa isang misa sa kanyang burol sa Santa Cruz, Maynila. Pero kahit papaano'y naibsan daw ang sakit na kanilang nararamdaman nang iparating ng mga opisyal ng universidad ang pasyang alisin na ang no late payment policy na sumasakop sa matrikula at iba pang bayarin ng mga estudyante. Hindi na ipatutupad ang naturang polisiya sa lahat ng campus ng UP. Alinsunod sa direktiba ni mismong si UP President Alfredo Pascual na binasa ni UP Manila Chancellor Manuel Agulto. I am enjoining all chancellors to allow a reasonable amount of time for registration and payment of fees for immediate compliance. Sa pamamagitan naman ng isang open letter, sinagot ng guro at advisor ni Cristel na si Professor Andrea Martinez ang mga alegasyon na naging pabaya umano siya sa sitwasyon ng estudyante na sa kanyang madalas humingi ng payo kaugnay sa problemang pinansyal. Bagamat regular daw niyang nakukumusta si Cristel, may mga bagay raw na wala siyang kontrol tulad ng mga pulisiyang itinakda ng pamunuan ng universidad. Noon pa man daw ay tinututulan na niya at ng kanyang mga kapwa-propesor sa Department of Behavioral Sciences ang mga patakaran na tinawag din nilang anti-student. Hindi rin daw inakala ni Martinez na hahantong ang lahat sa pagwakas ni Cristel sa sariling buhay. Lalo't pilit daw itong nagpapakatatag at nananatiling positibo sa kabila ng matinding problema. Noong huli raw nilang pagkikita bago siya pumanaw noong March 15 ay nag-schedule na raw sila ng susunod nilang pagkikita. Nasa bracket D rin ang Socialized Tuition and Financial Assistance o STFAP ang UP Mindanao student na si Abdul Sisay. Third year communication arts student ngayon si Sisay at kahit papaano ay nakakapagbayad naman daw ng matrikula. Sa kanilang campus kasi wala raw no late payment policy. Gayunman, nagtipon-tipon pa rin ang mga eskola ng bayan sa UP Mindanao para makiisa sa paghingi ng hustisya sa sinapit ni Cristel. Binalutan nila ng itim na tela ang kanilang UP Oblation Statue. Tila patay na rin daw ang diwa ng pagiging universidad ng sambayana ng Universidad ng Pilipinas. Ganito rin ang ginawa ng mga taga-UP Cebu. Panawagan nila, ibasura na ang STFAP at baguhin ang umano'y bulok na sistema ng edukasyon sa bansa. Jamie Santos, GMA News.